Itong Big Eyes ay isang true story ng painter na nabuhay noong kailan lang naman, kung hindi ako nagkakamali ay 70s or 80s. At anyway, mapapanood nyo ito sa Netflix. Ito ho ang ating napakaigling summary. Ito ho ay pinamagat ang Big Eyes dahil itong babae, itago na lang natin sa pangalan Divina, ay paborito niyang gawin yung mga painting ng mga bata na malalaki ang mata. At ito inagustuhan ng kanyang mga kliyente. So namit niya itong kanyang mapapangasawa, itago na lamang natin sa pangalang Narciso, itong kanyang mapapangasawa, na isa ring budding artist pero hindi siya kasing galing nitong si Divina. So ngayon, nagka-interest itong lalaki dito sa mga painting ni Divina, at ito namang babae na painter ay artist ay hindi ganong kabukal, hindi siya masyadong sociable eh. At saka noong mga panahon na yon ay hindi masyadong sikat yung mga artist na babae. So nakumbinsin itong lalaki, kalaunan ay naging mag-asawa sila, nakumbinsin itong lalaki, itong babae na artist, na gagamitin itong pangalan ng lalaki na itago nga uli natin sa pangalang Narciso. So pumayag naman itong babae, sumikat, nagkaroon ng mga exhibits itong lalaki, at akala talaga ng mga kliyente ay ito ang gumagawa ng mga paintings ng mga kalimitan ay mga bata, babae o lalaki na malalaki ang mata. So naging attraction yun, sumikat siya, kalaunan yumaman itong mag-asawa. So later on ay nagkaroon, dahil nga sa kanilang pagyaman, itong lalaki ay nag-iba ng ugali, naging lasenggo, magiinom, nananakit na, sinasaktan na itong kanyang asawa na noong mga panahon yun, may anak na batang babae, anak sa unang asawa. So yun nga pala, may unang, naging unang asawa itong babaeng artist. Ngayon, ang nangyari nga ay meron pang mga eksena dito na ayaw lumabas nitong artist at nagkulong sa kwarto, at ang ginawa nitong kanyang asawang lalaki na nagkaroon na ng toyo dahil sa kanyang pagyaman ay hinahagisa ng palito ng posporo itong kanyang kwarto, at halos masunog nga yung bahay. So later on, dahil doon sa kakaibang naging ugali nitong lalaki, ay umalis na yung babae, naghiwalay sila, umalis yung babae doon kang mag-ina doon sa magandang bahay na nakanilang naipundar. At later on nga ay ibinunyag na sa media nitong babae na itong si Narciso ay hindi talaga siyang original na may likha ng kanyang mga obra na malalaki ang mata, kaya nga tinawag na Big Eyes. Sa madaling salita, pabili natin istorya, pabilisin natin, ay nakaabot sa korte, at doon ay nagkaroon ng trial. Napakaganda ho na eksena ngayon doon sa trial, dahil ginigiit ng babae nga, siyempre ginigiit niya na ako ho ang original na may akda na artist nito mga painting na ito na Big Eyes, malalaki ang mata. Ganon din ang sinabi ng lalaki. Hindi ho, judge, ako ho ang katawa-tawa pa rito. Yan mismong lalaki nagtanggol sa kanyang sarili. So siya mismo nag-abogado, siya nag-argumento. At talaga namang confident na confident siya. Napakagaling ng actor na gumanap dito, nakalimutan ko na yung pangalan. So ang ganda ng ginawa ng judge. Sabi ng judge, okay, para malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi sa inyo ng totoo, ay gumawa kayo ng painting mismo dito sa korte. So kung ano-anong dahilan na ginawa ng lalaki, siyempre hindi naman siya talaga siya marunong mag-paint ng malalaki ang mata. So sa madaling salita ay napatunayan ng babae na siya talaga ang original artist nitong Big Eyes na kanyang inaakda. Napakaganda ho, ito ay true story, at susubukan natin kung ating makukuha yung tunay na pangalan noong artist na yan, na hindi ko masabi kung siya ba buhay pa sa panahong ito. So yan ho ang true story ng Big Eyes. Napakaganda eksena talaga dito sa courtroom. Sabi nung judge na Asian ay okay, mag-paint kayo within a certain period of time. So nag-paint sila. Actually, yun lang babae nag-paint, kasi talaga namang artist siya. At alam niya ginagawa niya. Itong lalaki ay nako, kung ano-anong ginawang dahilan, na siya ay naghihintay pa ng inspiration. Kalaunan ay siya daw pala ay may medication, at siya ay may bali sa kanyang braso at kamay. So as sabi niya sa judge, ay your honor, hindi ko po talaga kayang gumuhit ngayon ng painting. So yun ang pinagtapusan, at di naalaman ng judge na talaga siya ay nagsisinungaling. Napakaganda na eksena yung sa court. Medyo comedy ng konti yun, lalo na yung expression ng judge kung pagmamasdan nyo ay talaga namang nakakatuwa. So panoorin nyo ng buo, at napakaganda nitong Big Eyes.
Napakaganda ho. Ito ay true story at susubukan natin kung ating makukuha yung tunay na pangalan noong artist na yan na hindi ko masabi kung siya ba ay buhay pa sa panahong ito. So yan ho ang true story ng Big Eyes. Okay, sana po kayo nalibang. Kung nagustuhan nyo ito ay pakisubscribe lang po, pakilike, pakifollow, pakishare. At kung tadami ang ating ikangay viewers dito, subscribers, ay ating itutuloy-tuloy itong ating mga shortcut, mga summary ng mga nakalilibang na mga pelikula. Yes, si Margaret yun ho, ang tunay na karakter. Si Margaret pala ang pangalan niya. Yan. Ito yung gumanap si Amy Adams. Ito yung tunay. She still paints every day, so buhay pa ho si Margaret. Yan. Okay, para po sa ating vitaminang pangkaisipan, paano po natin may iwasan na maging panatiko? Simpleng-simple lang po. Ituring po natin isang malaking insulto sa ating pagkatao at sa ating talino ang maging bulag na tagasunod ng sinumang politiko o anumang grupo. At isipin po lagi natin na mas matalino tayo kaysa mga politiko o mga grupong ito. Yun po ang solusyon para tayo ay hindi maging bulag na panatiko.